Ito ang masarap na luto sa Adidas. Pinapalambot ko ito at nilalagyan ko ng oyster sauce at tausi. Makikita ninyo yung listahan ng mga sangkap sa description nitong video. Pero bago natin palambutin, piniprito ko muna yung chicken feet. Kaya naman nagpapainit lang ako ng mantika dito sa isang cooking pot. Siguraduhin lang natin na nalinis na natin mabuti itong chicken feet, ha? Kaya ang ginagawa ko ay hinuhugasan ko itong mabuti. Once na mahugasan na, papatuyuin lang natin at pagkatapos ay iprito na natin yung isang side ng 3 minuto. Nakakatulong itong pagprito para mamaya habang pinipressure cook natin ay hindi mapunit o masira yung skin na nakadikit dito sa paa ng manok. Makalipas ang 3 minuto, babaliktarin ko lang ito para nang sa ganun ay maprito ko naman yung kabilang bahagi. Same duration din, 3 minuto. Pagkatapos ay tatanggalin na natin itong chicken feet dito sa ating cooking pot. Papatuluin lang natin yung mantika at ililipat ko lang sa isang malinis na lalagyan. Iset aside muna natin ito. Iluto na natin itong ating chicken feet with oyster sauce and salted black beans. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang pressure cooker. At ihanda na natin itong bawang, chinachop ko lang. At igigisa ko lang itong bawang ng mga 20 seconds. Habang ginigisa, ihanda naman natin yung sibuyas. Chinachop ko lang yung pulang sibuyas. At ginigisa ko rin ito kasama ng bawang. Itutuloy ko lang itong pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At ilalagay ko na yung chicken feet na naprito natin kanina. Pagkalagay ay ginigisa ko lang ito ng 1 minuto. Naglalagay din ako ng oyster sauce. Hahaluin ko lang. At dahil nga kailangan pa natin itong palambutin sa pamamagitan ng pressure cooker, ibig sabihin papakuluan natin yan. Kaya naman naglalagay ako ng tubig. At pinipressure ko lang ito ng 18 minutes. Makalipas ang 18 minutes ay malambot na itong Adidas. At kung mapapansin ninyo, buong buo pa yung balat. Kaya naman talagang nakakatulong ng malaki yung pagprito bago natin i-pressure cook. Naglalagay din ako ng mirin. Isa itong uri ng Japanese cooking wine na medyo manamis-namis. Kung wala kayong ganitong sangkap ay okay lang yan. Pwede naman tayong magdagdag lang ng 1/2 teaspoon ng brown sugar. Ito naman yung ating salted black beans o mas kilala natin sa tawag na tausi. Binababad ko lang muna ito sa tubig bago ito iluto para mabawasan yung alat. At itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung sauce ng kalahati para medyo malapot-lapot ito. At mas magiging panalo itong ating dish kung meron itong konting anghang. Pwede kayong maglagay ng sariwang sili o ilagay ninyo itong gamit ko. I'm sure familiar kayo dito. Ito yung tinatawag na chili garlic oil. At karaniwang ginagamit ito sa siomay. Yan, so ready na tayo. Ganyan lang kadali magluto nitong ating dish. Tamang-tama itong iulam kasamang mainit na kanin at syempre, perfect din itong pangpulutan. Ililipat ko na to sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating chicken feet with oyster sauce and salted black beans. Tara! Kain na tayo!